kalalakihan. Lumalaki na ang prostate. Lumalaki ang prostate. Isa po yun. Karamihan, mga nasa picture na yun, matandang lalaki. Mm-hmm. Okay? At karamihan, nakikita rin natin, in real life, na may mga lalaki matagal po sa CR. Nakasandal na eh. Naiinip na eh. Hindi naman lumalabas. So this is a classic picture. Marami silang picture po na kung saan maraming lower urinary tract symptoms. Mm-hmm. Commonly attributable to a prostate disease or BPH, benign prostatic hyperplasia, which is common sa mga lalaking 50 ang edad pataas po. Mm-hmm. Kaya it's a classic, mga classic pictures yan. Minsan tumatakbo papuntang CR or nangangamoy ihi. Minsan kasi tumulo na po sa kanilang mga brief ang ihi maski wala pa sila sa pinto. May iba nga po eh balik-balik ng CR. So anong gamutan dito para sa kanila? Unang-una sa lahat, kung BPH man po, so depende yan sa severity ng symptoms. Sir, kung matutugunan pa ba ng gamot, kung may indikasyon na po ba kailangan, hindi na, wag na tayong umasa sa gamot tulad ng clear indications like paulit-ulit nang nilalagyan ng catheter, nagdudugo na po ang ihi, nagkaroon na ng bato sa loob ng pantog, at tumataas na yung creatinine o nahihirapan na yung kidney, gawa po ng katagalan ng sitwasyon. Yun po yung mga indications po para pwede nang tugunan using... Pero meron din tayong mga gamot, Dr. Ryan. Diba? Ano yung ba mga murang gamot para sa ganito yung ihi? Yung ihi or ayaw lumabas yung ihi? Kung ang problema po ay BPH, ang mga gamot na ginagamit po dito ay ang mga alpha adrenergic blockers. Tulad ng tamsulosin, alfuzosin, tapos yung mga tirazosin. So yung mga alpha blockers. So nagpapaluwang sila ng palabasan ng ihi. So yung mga smooth muscles na nagre-relax po sa outlet mula sa bladder neck, papunta sa prostatic urethra, at mas madali pong mailabas ang ihi. So mas napapaluwang, napapansin nga ng pasyente, Dok, mas madali nga pong umihi ngayon. Dok, mas madalang na ako ang gumigising sa madaling araw para umihi. Pwedeng pang matagalan itong mga gamot na ito? Opo, pwede pong matagalan.